Naki. Naki? No, nandito tayo sa may LRD gym, no? Yung usapan na talo o panalo, ganyan talaga sa boxing, sinasabi ng mga boxinger dito. Pero ang ano sa atin, sa ating puso't isipan, laging panalo si Manny Pacquiao, syempre, no? Pero ito nga, itong sa larangan ng boxing, sa tagal-tagal sinasabi nito ng ating mga boksero sa pabibigay karangalan ni Manny Pacquiao sa larangan ng boxing sa mga Pilipino, ang problema rito, tila hindi tayo sanay na natatalo si Manny. So, ang tanong dito talaga tanggap na ba natin ngayon ang pagkatalo ng ating pambansang kabao? Ito ang panlasa naman. Anong haka-haka mo? Bagsak, talo. Ano na siya, wala na siyang... Hindi na siya kailangan mag-rematch doon. Knockout na siya. Knockout talaga. Walang duda na. Wala na. Tanggapin na niya na talo na talaga siya. Tayo mga Pilipino? Talo na rin. Tanggapin na rin natin? Tanggapin natin lahat yan. Natalo na. Na-review namin ay ano talaga, nakatapos siya Ibig sabihin, bagsak talaga. Bagsak talaga. So kaya mong tanggapin yon? Ay, kaya. Tanggap naman. Tanggap. Napanood mo? Napanood mo? Talo talaga. Talo talaga. Wala talaga. Ano mga style, strategy? Mga gano'n, haka-haka? Nasa lubong niya yung kamao niya yan Kaso wala na. Ganun talaga? Ganun talaga. Wala ka mga sinasenaryo, mga teorya? Ay, wala naman. Talo talaga? Okay lang yun. Malay mo, next time. Next time. Ganun talaga boxing? Ganun talaga boxing. May panalo, may talo. Yan, so sa mga kasama natin si Arvin Escayo, isang boksingero sa aking kanan. At nagmumuhay tayo din at si Raymond naman, si Raymond Dolingue sa aking kaliwa. Mauna ko sa iyo, pare. Anong height mo ba? 6 foot po, sir. 6 foot? Napakatangkad mo. Ikaw ba sa larangan ng boxing, napabagsak ka na ng isang mas maliit sa iyo? Ako po, sir. Kasi sir, hindi po sa lahat ng oras is meron po tayong tinatawag na pesta lagi. Kasi sa world ng boxing po, meron po tayong tawag na may chamba rin or lucky chamba. Punch. Sa tingin mo yun ang nangyari kay Pacquiao? Pwede sir, pwede. Kasi hindi naman po lahat ng oras, alam mo po si Pacquiao is defensive na tao. Defense, offense, defense, offense. Bali si Pacquiao po, masasabi natin, nasyambahan po siya. And on that time, siguro oras na rin na para masabi natin na ibaba niya muna yung trono. Okay. So, parang chamba o hindi, may mga panahon ng ganyan talaga sa boxing. Okay. So, tanggap mo rin yun? Tanggap, sir. Tanggap mo rin. Ikaw naman, pare. Paring Raymond. Ikaw ba sanay ka ba sa pagkapanalo at pagkatalo? Sanay din, sir, sa pagkatalo. Ganun talaga. Pag siniswerte ka, talagang nanalo ka. Pag minamalas ka rin, talagang natatalo ka. So, na-uppercut ka na, ibig sabihin? Naka-uppercut na siya. Naka-uppercut ka na rin. Naka-uppercut na rin. Ito ba, nagbago ba ang pananaw mo sa mundo sa larangan ng boxing sa pagkatalo ng ating pambansang kabao? Parang hindi naman. Kasi, sa tingin ko, hindi naman siya talaga diado sa laban. Tsaka hindi naman talaga siya nabugbog. Pwedeng lucky punch, chamba. Chamba. Ganun nangyari. So tuloy pa rin ang boxing? Tuloy pa rin ang boxing. Kasi sport din ito. Walang retirement. Walang retirement. Walang ganun. So, Team Pacquiao pa rin? Team Pacquiao pa rin, forever. Ikaw, Arvin, anong pananaw mo rito sa boxing? Patuloy pa bang siya magbibigay ng inspirasyon to? Ang nagpaganda po dito sa kay Pacquiao is in-expose po ng mabuti yung boxing dito sa Philippines. Bale, lahat po ng Pilipino is tutubigay sa pag-support kay Pacquiao na kung pwede sana bigyan ng opportunity na lumaban ulit or sa panglimang laban kung pwede. Pwede pa? Pwede pa. Ayan. Laban. Ayan, Susan, dito nga, sa larangan talaga ng boxing, ngayon talaga may talo o may panalo. Ang sinasabi nga rito, hindi lahat ng pagkakataon, ikaw ay swerte o araw-araw ay Pasko. Sa tunay na buhay naman, no, yung paano mo tanggapin yung pagkatalo at pagkapanalo, yun daw ang tunay na nagbibigay kahulugan sa iyong pagkatao. Susan? Okay, maraming salamat, Maki.